Ilan taon na siya noon, Lola, nung ano? Ano po, siya, grade 4 po. Grade 4? So, ano, naintindihan na lahat? Opo, alam na po niya. Grade 4 po siya. Okay. Ano sabi ni Mama noon? Nakapagpaalam ba siya sa'yo? Opo. Sabi po niya, huwag po daw pong pababayaan yung mga kapatid. Anong naalala mo kay Mama mo? Yung pagmamahalit po. Kumusta ba si Mama nung kasama niyo pa? Pag po nagkakasakit, inaalagaan po namin siya. Sobrang miss mo na si Mama? Like, minsan po natatakot po ako pag nakatulala siya. Baka po mamaya kung anong mangyari. Ang kakuisipin mo lang, yung mapagtanggumpayan mo ako yung buhay mo kahit wala yung mama at papa mo. Kasi pagdating ng araw ka, kasi nasabi ko nga sa kanila na pagdating ng araw at nakayari ka, punta ka sa mama mo, papa mo. Sabihin mo, ma, ganun man ka mo, nawala kayo. Ito, pinagsumikapan ko yung buhay mo. Proud na proud ka ako sa iyo, mama at papa mo. Dahil kahit wala sila, eh, nasa tamang landas ka, hindi ka naging pariwara. Magandang umaga po. Morning, ma'am. Ano hong pangalan niyo po? Elna po. Good morning, kids. Pwede yung pakwento sa amin ano ang nangyari sa mga magulang po nila? Ay, naiyak po kasi ako sa pag nagkikwento po ako. Kaya ayaw ko po sana nung ano na papag-usapan. Kasi po, 2019 po, yung mama po nila, yung anak po, ano, ay sakit po, potassium po. Baka po kasi sinusumpong yun, hindi siya nakakatayo. Ngayon, dinadala po sa ospital. Namatay po yun, yung mama nila, 2019, September 19 po. Tapos simula po noon, kami na po ang nag-aalaga ng mga bata. Yung tatay naman po niya, kuminsan po, pagka may trabaho, nagbibigay siya. Kaya lang po, madalang po, basta lang po kung nagkakatrabaho lang po siya. Kami na po ang gumagabay po nung, yung anak ko po na yon, panganay. Tapos nitong, nung nakaraang linggo lang po, yung tatay po kasi nila, sa Balong po nagtatrabaho, sa Sitcharonan. Umuwi po dito sa amin ng Merkulis. Nang gabi, yung pala may sakit. Ngayon, dinala nung anak ko sa emergency. Hindi na po siya nakalabas ng buhay. Doon na po siya namatay. Tapos ito nga po, pinoproblema namin. Ang laki pa po ng utang namin sa Porenaria. Magkano pa ba anak utang natin? 18 pa po. Tapos nataon nga, wala kami talaga kapera-pera kasi po kami pag nagkakapera para lang po sa mga bata, pambaon-baon. Kasi nag-aaral po silang tatlo, tapos yung dalawa po nung apo ko na yun, anak kong panganay. Kaya sabi namin sa kanila, pasensya, pagpasensya na lang nila kami kung ano. Naglalamay nga po kami doon sa patay. Kapi lang po, wala pong tinapay. Pag may nagdadala ng tinapay, yun lang. Saka lang po nagkakaroon. Kahit nakukutin, wala. Kaya sinasabi ko doon, pasensya na po kayo kung wala kami mapakain sa inyo. Kasi wala po talaga. Pang-apat na araw na yata ngayon na naililibing. Ere nga sila. Papunta nga kami doon mamaya-maya. Dadalawan po namin yung mama niya at saka yung papa nila. Tatlong taon naman po nakalipas, namatay naman yung tatay nila. Ang sakit po kasi nung tatay nila, thyroid po eh. Nagdudumi at saka po, dumudumi po siya ng dugo. Yan po ang, hindi na rin po kinaya kasi mapayat eh. Ako po kasi pag nagkikwento sila, naiiyak po kasi ako. Lalo na pag naalala ko yung anak ko. Bakit po kayo naiyak? Eh, nalulungkot po ako. Kasi po yung anak ko, walang araw na hindi ko naalala kahit tatlong taon na po nakalipas.
Nag-aaral yung mga bata. Opo, ito po grade 7. Ito grade 1, ito grade 3 po. Grade may mga bayarin nga po sila sa eskwela, hindi po kapag bigay. Ito 200 ang bayarin, ito naman 100. Na kasi naawas-awasan po na. Ilan po taon na kayo nag-asawa? Para napakabata niyo nag-asawa, eh, no? Ano po, 17. 17. Opo. Tapos, ilan taon nung nag-asawa yung mama po nila? Si Kinyer High School po eh. Opo. Napakabata po nung tsura nyo, eh, no? Ganun po. Para maging lola. Kasi po, nung magka-apo po ako dito, ito po kasi una kong apo. 35 po ako. Opo. Dito na po kami yung nakatira sa mga sa lugar na to. Doon din po yung trabaho nyo? Opo, doon na po yun. Yung ilan po ba anak nyo? Tatlo po. Iiwan po kasi kami nung tatay po nila. Kaya ako lang po yung nag-aaruga din sa kanila nung sila maliliit pa. Hanggang sa nagsilaki, ako pa rin po nag-aaruga kasi wala po silang tatay. Ba't po kayo nag-iwalay, Lumayas, Lola? Eh, paano po kasi... pwede ba dahil po sa mga ano babae po. Iniwan po kami. Kaya ako na po ang tumayo na nanay, tatay sa mga anak ko hanggang sa nagsilaki. Ay malalaki na nung magkaroon ako ng apo, rin naman sila ngayon tatlo. Hindi niyo na pag-usapan mag-asawa yung ano, yung pong sa mga ano niya, mga babae po niya. Hindi na ko, di ko na po yung sir inaano eh, tinatanong. Pero wala na, wala po siya dito sa amin ngayon. Wala siya. Wala siya. Kasi nung mamatay po yung anak ko, yung mama nila, bumalik po yon. Dahil nakikiusap po yung mga anak ko na pabalikin ko po dito kasi sabi nila, matanda na daw kasi yung papa nila. Pabalikin ko na daw. Di sabi ko, sige, balik. Kasi 15 anyos na po kami iniwanan noon. 15 years na po. Opo. Tinanggap ko naman po. Ganun pa rin naman po. Hindi naman po nagbabago. Ugali. Kaya pinaalis ko po ulit. Wala na po siya. Mahigit na 1 taon po na wala dito sa amin yan. Meron na yata 2 taon. Hindi ko na yun inano. Kasi kaya lang naman po bumalik nun. Dahil sa kanila, sa mga bata, sa mga anak ko. Gusto po nila pabalikin. Ngayon, wala na ngayon. Sabi po kasi doon sa probinsya namin, masarap daw po sa Maynila. Kaya po, siyempre po yung mga Bisaya nagpupunta dito sa Tagalogan. Ganun din naman po pala. Hanggang sa hindi na po ako naka-uwi. Ako po, Nay, no? Kaya po tayo nagpunta dito sa Manila kasi po may pangarap po tayo. Opo. Kasi nandiyan na po yan, nandiyan na yung nangyari na po lahat. So hindi po kayo ready sa tingin ko nung nag-asawa po kayo. Parang ganun nga po. Ganun po talaga. Opo. Kasi po sir noon po hindi ko naman talagang inano na makakapag-asawa po ako. Kumo po nandiyan na, inano na lang na. Lahat po nang nangyayari, lahat po ay ginawa natin. Opo. Tayo po. Tayo po yung may buhay. Tayo po yung gumagawa ng kapalaran po natin. Inaano ko lang naman dito, Nay. Nandiyan na po yan eh. Kumbaga na nagkamali na tayo ito. Sa mga anak natin, di ba, naulit na naman siya yung buhay. Kung naputulo sana doon sa mga anak natin na, mga anak, pagsikapan natin makatapos muna kayo. Kasi yung buhay ko, ayaw kong mabuhay nyo na naman. Ay, oo po. Sinasabi ko rin po yun sa mga anak ko. Kasi sabi ko po, ayaw ko po maranasan nila yung naranasan ko po. O, kahit hindi po ako taga rito, yung bang nagsika po ako, siguro po talagang yan po. Talagang sigurong talagang mag-asawa sila, ganun. Hindi po. Nasaan si ate? Ayun po. Dito, ate, pwede bang 5 minutes lang? Ikaw, ate, bakit hindi ka nakinig kay nanay? Hindi ko rin po alam ba't di ako nakinig sa nanay ko. Basta lang po ako nagkasawa. Tapos, ayan na nga po, may mga anak na ako. Ngayon na po ako nagsisisi nung may mga anak na ako. Wala naman ako magawa kasi may mga anak. Ayun, siya na yun. Kaya nga po sa kanila ko inaano na huwag kayong gumaya sa amin, sa akin, sa mama nila na nag-asawa ng maaga.
Kaya kayo ka ako mag-aral ng mag-aral hanggat kaya. Kahit bagoong na lang ang inuulam, sige mag-aaral. Gano'n natin kakilala ang ating Diyos? Para po kasi sa amin, kilala namin ang Diyos pero hindi namin siya, hindi lang kami nagsisimba ba, paglinggo. Pero alam namin na may Diyos, kaya lang para bang pinag-alalaanan lang namin yung pagtatrabaho, hindi yung pag-aalala sa Diyos namin. Minsan po ako, sir, naisip ko rin yun. Yung ganun po. Na siguro kasi ako, kaya ganun, baka tayo nakakalimot. Pero ako naman po, kahit na kuminsan po, hindi po ako nakakapagsimba. Kasi ako, yung amo ko po kasi, nandun tapat lang po ng simbahan. Kaya lahat po ng ano, naririnig ko po, pag nagmimisa, para na rin po ako nagsisimba. Kasi katapat lang po, sir. Minsan, sinasabi ko, Diyos ko, bakit ganito tayo? Ba't ganito tayo kahirap na sinusubukan kaya tayo ng Diyos, sabi kong gano'n. Inaano tayo kung kaya natin, sabi kong gano'n. Siguro ako, hindi naman masama ako ang Diyos, sabi kong gano'n. Hindi sa atin ibibigay itong pagsubok kung hindi natin kaya, sabi kong gano'n. Para bang naiisip ko yung mga gano'n, pero binabawi ko rin na wag ako mag-isip ng masama sa Panginoon natin. Ganun ako. Pero gusto ko lang ito i-share sa inyo, ate. Tayo po ang gumagawa ng kapalaran natin. Kasi hindi po tayo nakinig sa magulang. Totoo po yun. Pero kung sinunod po nyo yung mga magulang natin, nag-aral tayo mabuti, nag-ipon muna, rinedy muna, financially, physically. Kaya ito, ngayon naman, nandyan na yan. Kaya yan, pagsikapan nyo yung mga anak ni ate, yung mga pamangkin, yung mga apo nyo, yun yung dapat nating focus lang. Wag po tayo, mahirap po talaga sa simula. Pero habang tumatagal, giginhawa po yan. Maniwala po kayo. Nung una din pong taon na namatay yung mama nila. Kasi nasa amin na po yan mula nung namatay yung mama nila. Mahirap, hirap na hirap. Ako po, sa pakaramdam ko, hirap na hirap. Di ko po akalain na sa loob po ng 3 taon, kakayanin namin na nakakapag-aral sila sabay-sabay. Kumakain po kami sa oras na hindi namin nahayaan na sila nalalagpasan ng kain. Kaya sabi ko nga salamat sa Diyos at hindi tayo pagaya ng iba na talagang tamang nakakapangutang para kumain. Pero talagang hindi kami pinababayaan na hindi kami kakain. Kaaral sila, araw-araw papasok sila. Kasi nung una, kala namin, di namin. Ako sa isip ko po talaga totohanan. Kala ko po hindi ko po kaya na suportahan din tong mga 3 bata. Kasi 4 po anak ko. Awa ng Diyos, eto 3 taon na kaming mahigit. Ganito, magkakasama. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. Tuloy ang buhay. Kahit na minsan nagigipit. Pero sabi ko nga sa kanila, tuloy lang ka ako. Alam niyo kung bakit nyo nakakaya? Nagagawa niyo lahat kasi mahal niyo sila. Opo. Sinisikap po. Kaya thank you. Kahit po ang kinikita namin ng yung pong 300, malaking bagay po sa amin yan kasi doon po kami nakakaraos. Laking pasasalamat po namin yan sa mga trabaho namin na kasi doon namin na pag-aaral yung mga bata. Sabay-sabay. 5 po yan kasi sila nag-aaral. Kasama na yung mga, saka like ko sa mga, magturingan kayo ng magkakapatid. Kasi kunturing ko din sa kanila. Mula nung mawala yung mama nila, para ko na silang tunay na anak. Hindi man ka ako kayo sa akin ang galing. Pero ngayon ka ako na ang magulang ninyo. Okay, mapunta po ako sa mga anak. Okay, ikaw ang panganay pala. Magsalita ka. Ikaw ang panganay. Ang pangalan ate? Eliza po. Si Ate Eliza, ilang taon? 12 po. Okay, pinagbubutihan ng pag-aaral? Opo. Gano'ng kagaling sa pag-aaral? Medyo lang. Medyo? So, pinagbubutihan naman? Opo. Okay, so kumusta kayo dito? Okay lang naman po. Okay, may gusto ka bang sabihin sa akin? Nakakakain naman kayong tama? Opo. Okay, sino lahat sa inyo nagre-ready ng pagkain? Lola ko, mami. Tsaka si tita? Ilang taon na siya nun, lola, nung
Ano po, Sheik? Grade 4 po. Grade 4? So, ano naintindihan na lahat? Opo, alam na po niya. Grade 4 po siya. Okay. Ano sabi ni Mama noon? Nakapagpaalam ba siya sa'yo? Sabi po niya, huwag pa daw pong pababayaan yung mga kapatid. Anong naalala mo kay Mama mo? Yung pagmamahalita. Kumusta ba si Mama nung kasama niyo pa? Pag po nagkakasakit, inaalagaan po namin siya. Sobrang miss mo na si Mama? Okay, anong gusto mong sabihin kay Lola? Siya pala yung nag-aalaga sa inyo tsaka kay Tita. Magpapasalamat mo. Kasi po, simula po nang nawala yung Mama namin, sila na kung bumubuhay sa kami. Mula nga nung niliin yung papa niya, padala siya nakatulog. Tapos bigla po siya nagsusulat sa mga papel. Na-miss na kita, Mama, Papa, kung nasaan ka man. Sana lagi ka lang nandito sa tabi namin. Sik, minsan po natatakot po ako pag nakatulala siya. Baka pumamaya kung anong mangyari. Ang kakuisipin mo lang, yung mapagtanggumpayan mo ako yung buhay mo kahit wala yung Mama at Papa mo. Kasi pagdating ng araw ka, kasi sinasabi ko nga sa kanila na pagdating ng araw at nakayari ka, punta ka sa Mama mo, Papa mo. Sabihin mo, Ma, ganun man ka mo, nawala kayo. Ito, pinagsumikapan ko yung buhay mo. Proud na proud ka ako sa iyo, Mama at Papa mo. Dahil kahit wala sila, nasa tamang landas ka. Hindi ka naging pariwara. Yun ang pinapangaral ko sa kanya lagi. At yun naman yata ang inaano niya kasi masipag po siya pumasok sa eskwela. Hindi man po siya ganun kagaling sa eskwela, pero masipag po siyang pumasok. Lagi siyang nag-aano. Ayaw nga niya na umalis. Niintindi niya pag meron silang assignment. Sabi ko, anak, tuloy-tuloy mo lang yan. Hanggang sa makayari ka. Hindi ka kako namin hinihiling na maging matalinong lubos. Basta makayari ka, anak. Para kako hindi ka magaya sa amin. Si ate, anong pangalan naman ni ate? Angel. Ate Angel? Ilang taon ka na? Ito. Ba't ka naiiyak? Sige, ano yung gusto mo sabihin kay Kuya Ram? Makikinig ako. Lagi pa kami naasar sa eskwilahan. Bakit daw? Wala na daw kami Mama, Papa. Ano bang sinasabi sa inyo? Pwede malaman? Pinagtatawa na po nila kami. May ganun din po pala dito eh, no? School po. Hindi po naiwasan sa mga bata. Anong sinasabi mo pagka pinagtatawanan kayo? Nga naman po, hindi ko tapos pinapansin. Okay, tama yung ginagawa mo, no? Intindihin na lang natin sila. Gano'ng kahirap wala si Mama at Papa para sa'yo? Sobrang hirap yung pag wala po sila. Ano yung namimiss mo kay Mama at Papa? Kahit po wala kami ulam, ano po niya po kami. Naalagaan po.